Hello guys, nandito ako ngayon sa warehouse ng Taytay. Ayan o, GH. So magtutour tayo ngayon sa loob ng warehouse. Makikita natin kung meron ba silang safety protocol at kung anong ginagawa nila doon sa mga order natin. Ayan, sa mga sakop ng Taytay, dito po pinapak ang inyong mga order. Okay, so pagpasok ko ng mga employee, ayan, naapak sila dyan. Tapos, ayan, anong tawag dito kuya? Scanner, tapos syempre alcohol. And sa mga employee, nandito yung mga time card. So, handa na ba kayong makita ang warehouse ng Taytay? Hello ma! Makikialam ako dito. Papasok ako at titignan natin kung paano ba sila magpack at kung gaano kalaki. Okay mga Mars, ngayon ipapakilala ko sa inyo si Ma'am Marian Andrade, ang General Manager ng Taytay Warehouse. At kasama natin siya ngayon na magtutour, siya yung mag-explain kung ano yung mga ginagawa dito sa warehouse. Ayan, hello Ma'am Marian! Hi! Hello everyone! Ganda ni Ma'am mo. So tara na Ma'am, mag-start na tayo ng mag-tour. Ang laki pala ng warehouse dito sa Taytay. First time kong pumunta sa warehouse ng grocery. Okay, so sobrang laki po ng warehouse ng Taytay. Ilang lugar o barangay po ang sakop ng Taytay warehouse? Currently, ang Taytay, meron tong sinaserve na 9 to 10 areas. So, ang sakop nito, Pasig, Kainta, Taytay, Binangonan, Angono, Mandaluyong, Taguig, Makati. So, yun. Ganun kalawak ang sakop ng Taytay. Ah, so lahat ng lugar na yon dito nang gagaling o dito kinukuha yung mga orders nila. Dito namin pinaprocess yung mga sa areas na yun. Ano oras po ba nagbubukas ang Taytay warehouse, ma'am? Ito, nagbubukas ito 5 o'clock. Tapos hanggang kami 8 p.m. Ah, 5 to 8. Correct. Pero ang order cut-off natin for the Taytay warehouse is 5 p.m. Ayun, halos lahat yata, ma'am, eh. Sa amin din ay 5 p.m. din. Mm-hmm. Pero yung iba ata 4 p.m. kasi. Ah, so depende pala sa depende warehouse. Depende sa area. Ah, depende sa area. Okay. So, anong ginagawa nila, ma'am? So, dito, nandito tayo sa area ng picking. So, dito natin kinukuha yung mga orders ng mga customers. Or ninyo, ng mga tindera, diba? So, makikita mo dito yung pickers. So, makikita nila dito, meron silang ginagamit na tablet, doon nila makikita yung order ninyo. So, gusto mo bang makita kung anong itura ninyo? Yes, pinasosyal. Yan. So, parang doon nila makikita sa tablet na yan kung ano yung order. Okay, so, doon sa mga ordinary na supermarket, kung yung picker ay merong hawak na resibo, halika kuya, bakit kakalis? Dito po sa warehouse ng grocery ay pinasosyal dahil naka-tablet po. Let's say for example, umorder ako, so ito yung order ko. Ito yung sa account number ko, tama ba? Ganyan, order number. Or order number ko. So, ang ginagawa mo kuya, example, nasaan ka na? Ano nang kikik mo? Kailan mo ba siya i-click? Yes. Ah, sige, click mo yung ketchup. Saan na yung ketchup? Ilang quantity, may kita ba? Ilang 10 pieces. Ah, so umorder siya ng 10. So, kailangan, tama yung pagbilang mo ng 10. Next time, susunod mong gagawin? Babarilin mo na. Babarilin na isang beses lang or 10 din? Pwedeng 10 pieces, pwede ding ano, input quantity na lang. Ah, so anong mas maganda? Input quantity or yung babarilin? Depende, nasa na yung babarilin. Paano to ma'am, katulad nito, ito marami pang laman, dito wala na. Sinong nagre-refill niyan or paano ang pag-refill ng ano nyo, process ng pag-refill? So meron kami tinatawag na warehouse staff. So sila ang nagre-refill ng mga items dyan. So sinisigurado nila, kung merong item sa bodega, nare-refill yan. So ibig sabihin ito, blanco to ngayon dahil wala na talaga kami yung stock niyan. So kadalasan nilalagyan din namin yan ng label na out of stock. Pero ayun, so everyday nagsisimula kami na dapat buong rack merong laman. Paano yun? Everyday ba nagre-refill? Everyday. And continuous yan. Throughout the day, nagre-refill sila. So, at the start of the day, dapat puno yan. Eh, pero syempre, nababawasan kapag nagpipick sila, diba? So, pag naubos naman, meron din bumabalik-balik na refillers para punuin ulit. Para yung mga picker, pick lang ng correct, pick. Correct, correct. Hindi sila naabala na, uy, bakit nasa stock nito? So, busy sa warehouse ngayon, guys. Kahit na 11:30 pa lang. Dito, tignan natin kung ang dami lang picker. Ilan yung order niyang gin, kuya? Ba't ikaw na naman nakita ko? Ay,
Kuya, bakit ang dami niyan? Ilan yung sito na in order niya? 50 sito, ma'am. Ha? 50 na sito? Siguro pang wholesale niya. Alam nyo guys, ang sito solo dito sa grocery, isang ganito, ay nagkakahalaga ng 240 pesos. So times 24 na siya. Ayan, 240 pesos ha. So kung compare dun sa amin, sa local wholesaler na malapit sa amin, nasa 253 pesos siya. So mas mahal ng 13 pesos. Kung tutusin, kung kaya mo mag-wholesale, meron ka ng tubo na 13 pesos per pack. Ayan, kasi yung sa wholesaler nga dun sa amin, binibenta niya, may kita nyo naman kung saan galing. Kasi ang grocery, nagtitape sila. And then yung tape nila, merong nakalagay na grocery tape talaga. So minsan pag naubusan ako, doon ako order. Meron pang grocery tape. So ibig sabihin, ang products dito sa grocery ay hindi lang pang retail, pwede mo rin siyang i-wholesale dahil sobrang baba niya. Katulad nito, 50 yung order niya. Sobrang dami. So alam nga naman i-retail niya yan, diba? Yan, yung wholesale niya talaga yan. 50. Sobrang dami. Okay, samahan natin si Kuya. Ito si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? ambush interview po. Gerald, ang pangalan mo yung anak ko. So, isa siya sa picker dito sa Tai Tai Warehouse. Wait lang, wag ka dyan kasi maingay yung ano. So, ang itong order niya, madami ba siyang order? 60 lang po. Sabi ko nga sa inyo guys, kung sa ibang supermarket meron silang hawak na resibo, dito sa grocery ay social dahil naka-tablet siya. So, mag-start tayo. Anong una mong kukunin? Okay, shout out kay ate guys. Ito yung kanyang order. Ang order niya, yung una niyang kinuha ay dalawang box ng Bird's Tree. So, kinuha na ni Kuya, nandito na sa ilalim. Ito na yung dalawang box niya. Ano yung Kuya? Cancel mo. Ano nangyari dito? Ayan. So, ano yung kinukuha mo ngayon? Ano po? Spicy hot beef. Spicy hot beef? Mm-hmm. Ayun. So, ito ay Nissin Cup Noodles Mini Spicy. So, 15 pieces dapat yan. Tama? 15 yung order niya. Ano? Ito po yung una kayo 18. Ah, ito ba? So, 18. Mm-hmm. Ito nga pala yung beef. So, 18. Anong gagawin mo ngayon sa susunod? Babarilin mo ng 18. Opo. Ah, so dahil medyo madami siya, mm-hmm, input mo na lang na 18. Opo. Okay, so dahil na-input na niya at nandito na, so 18 pieces na yan. Ang mangyayari kapag nabaril na siya, mapupunta sa ilalim. Kung mapapansin nyo guys, nag-iba na yung kulay niya. Diba ang una niya palang nakuha yung dalawang Bird's Tree na box? So sunod ay yung 18 pieces na Lucky Me Spicy Hot Beef. So nandito na rin siya sa baba dahil nakuha na niya. So ibig sabihin, hindi talaga madodoble yung order, no? Kasi malalaman kung nasa cart mo na. Okay, ano next natin? Okay, so ito na yung order ni ate guys. Makikita natin dito, ito na lang sito solo yung hindi napapunch ni Kuya. So ipunch mo na Kuya dahil nakuha na niya, nandun na sa ilalim yung tatlo. Kailangan niya i-scan yan. Hindi ka lang basta picker dito kay grocery, para ka na ring cashier. Yan. Alin ba yung babarilin mo dyan? Ito pong barcode. Okay, tama, yung barcode. So, ano na nangyari? Ayun, nag-iba na siya ng kulay. Next nyan. So, ibig sabihin, lahat ay may stocks. Next, dahil tapos ka na, anong gagawin mo? Pinatim po itong boxing. Boxing, tapos? Tapos, i-check yung mga items kung kompleto. Ah, so meron talagang checking kung complete yung orders niya. Tapos, proceed to boxing na. Ako. Next tapos, ay? Mapupunta po yan sa... Sa? Sa packing. So guys, let's say for example, ang order ni customer ay itong Nissin Ramen. Tapos wala siyang stocks ng Nissin Ramen or nagkamali siya ng pick. Ano kung ang nakuha mo ay yung Nissin na chicken? Ano mangyayari? Mapupunta po yan sa second scanner. Or mag-error ba? Opo. Kasi hindi naman, example nga, ito yung order ko, tapos ang nakuha mo yung chicken, mag-error? Hindi. Opo, mag-error po kasi. Mag-error, ibig sabihin, hindi siya nag-match dun sa order ni customer. Opo. Kasi mag... Okay, so next guys, si Kuya Gerald yung picker natin. After niya mag-pick dahil na-complete na yung order, proceed tayo dito sa quality control. Quality control ba ang tawag mo? Audit. So ibig sabihin, second scanner niya. Lahat ng pinick ni Kuya Gerald ay i-double check pa dito para masigurado na tama lahat ng nakuha niyang orders. And then kung merong damage, kung merong nayupi, o yas sa chichilya na walang hangin, i-double check pa yan at papalitan para masigurado na maayos yung dating ng mga orders sa inyo. Okay, so kanina nakita natin ang unang picker natin ay si Kuya Gerald. Ayun siya, si Kuya Gerald. And dito na tayo sa second scanner. Ayan, si Kuya Eris. Kuya Eris, anong ginagawa sa area na ito? Basta dito, sinasecond scan, bali din na double check yung mga pinik ng pickers.
Dino-double check. Yan. So, double check niya kung tama ba yung ginawa ni Gerald. Yes. Okay. So, i-scan mo siya ulit. Parang ulitin mo lang yung ginawa niya. Okay. So, para... Pero, once na nagkamali ako dito or mali yung pick niya, mali, babalik po yung order niya sa system namin. Ah, so ulitin yon, parang i-double check. So, dapat pala kay Gerald pala maayos na yung pag-take niya ng order, pag-pick up niya. Okay. So, i-scan mo na yan. So, hindi ka lang pala dito parang picker. Para ka na rin cashier kasi nag-i-scan ka, no? Ang taray. Double yung ano mo. All around yung si Eris. Eris, all around. Pwede ka na mag-apply ng ano, ng cashier kung sakaling tumatanggap sila ng lalaki. Pwede rin pang cutter. Marunong din ka. Marunong ka mag-bag ng ano. Hindi gumagamit ng cutter. O naman, kaya ko pa nga magpapatok. Okay, kay Eris, anong ginagawa dito? Ayan, bali na yung side niya. Bali, ano po, pinapalitan po namin yan. Pinapalitan? Bali, kukuha po ako sa selling namin. Papalitan po yung mga ganito. Para sakaling ayaw ng customer na ganito. Binibigyan na lang namin yun. Kasi guys, sa totoo lang, pagka ganitong mga long bar, mas gusto ko na kinakat nila. Tapos ganito na nila ibigay sa akin. Kaya lang, dun sa ibang mga customer, gusto nila na buo at hindi pabali. Dahil pag nagdi-display sila, nakaganyan yung display nila. So, kung ako, okay lang na bali. Walang problema sa akin. Kaya lang, pagdating dito, parang BO na, di ba kuya? Parang BO na yung dating. So, pinapalitan nyo. Pinapalitan nyo. Kasi ang ibang customer, hindi lahat na katulad sa akin na okay lang na ganito na nakabali na. So, dapat buo yung ganyan. So, papalitan. Ibig sabihin, ito lang yung mali. Yun lang. Okay. So, after nito, sana mapupunta? Ready to box na? Ah, ready to pack na. So, yun na yung susunod, guys. Yung mga bagger natin. Magigiting nating bagger. Sa kanila nakasalalay kung paano sila magbag. Ang dami reklamo sa bagger. Sino yung bagger na hindi nagayos magbag? Wala, magaling silang lahat dyan. Ang sama na din. De, maayos sila. Yan, pagka non-food, non-food. Oh, ang galing ni kuya. Anong binabag mo? Food or non-food? Non-food. Ha? Non-food. Anong pangalan mo, kuya? J-Lord. J-Lord? Panis Lord. Si J-Lord. Ayan, naayos siya magbag, guys. So, walang ka-problema. Lahat na nilagay niya dito ay naka-non-food. Tsaka dapat ganito, kuya. Kasi yung iba, pakita lang. Para mo sa akin. Ayan, pag nagbukas kayo, dapat yung sa, ano, yung nababasa. Kasi yung iba, sa puwetan nila ino-open, diba? Kaya akala nila, baliktad yung pag-pack at saka nagka-rumble-rumble na yung sa loob. Yes. Yun. Eh, kuya, bakit mo pinipicturean yun? Ama, para sa food po, para pag may inisip kong na item, makikita po sa picture. Ah, ang purpose niyan para pagkasabihin na mayroong missing items. Opo, makikita kami sa picture. Na may picture kami na kompleto. So kasama ba 'yung ano, 'yung parang PO number niya? Opo. Ah, picture lang po separate lang. Kasi pag isang picture lang, hindi ganoon kita 'yung saan sinesend 'yan. Pumapasok na lang po sa ano, sa system po ng PO. Ah, automatic na. Nare-record na po ito. Ah, okay. Kasi merong iba yung customer sasabihin na kulang yung item sila. So, dito pala malalaman. Okay. Optional. Next na, pagkatapos niya, anong gagawin? Ready to pack na po. Ipapack na? Opo. Ah, kapag okay na, babag mo na. Ikaw ba magbabag? Opo. O sige, tignan natin paano ka magbag. Isa lang may-ari niyan. Opo. Isang order, isang may-ari. Sige nga. Okay, so ngayon magbabag na si kuya. Anong pangalan mo, kuya? Limuel po. Limuel. Anong gagawin mo ngayon? Paano mo ibabag yung order niya? Inuuna mo yung mabigat. Opo, sa ilalim po. Okay, so pagka mag-ayos ng karton, kailangan nakataas din, ganyan. Opo. Sa pag nagbukas yung mga customer, okay, dapat nakaganyan din. Opo. Kasi baka mamaya, nagbukas sila dun sa puwetan. Yung mabibigat na nasa unahan po. Oo, talagang mababaliktad. So ganito pala dapat magbag. Pagka na-check nyo ito, ganyan, di ba hindi na maiwasan dahil sobrang lambot nito, napunit, ganyan. Kasi dito yung mabilis mani, pinapalitan nyo pa ba? Pinapalitan po namin ito. Oo nga. Ito ng mga... O kailangan talaga palitan, kahit na naka-finalize niya, tapos ikaw na nagbabag na nakita mo na butas, papapalitan pa? Opo, kasi ma'am, ano rin po yan eh, parang... Para kasi, pag oh, tama, para pagdating ng customer, customer, maayos yung produkto. Yung item po. Okay. O, taray ah, yung grocery may 10 plus 2.
butas ko. Mm-hmm. At least yung tubig, sa loob lang, sa loob lang ng plastic. Contaminate yung iba. Yes. At saka dapat, pag food, food lang, hiwalay yung sa mga detergent yon, sa mga non-food. And tama yan. Ano yung mga stock na nandyan, ma'am? Okay na yan, pag ang for delivery na. So, ang dami na pala, oh. And binabalot pa nila ng mga plastic. Okay, so tignan natin si Kuya Lemuel paano siya mag-pack ng mga chicheria. Yan, so lahat yan ay may honey. Yan, dapat talaga ganyan mag-pack. At saka hanggat maari, wag na sana siyang haluan ng mabigat, no? Kasi sa biyahe, nauugayan eh. And sensitive masyado yung chicheria. Yung ibang customer kapag wala ng honey, hindi na binibili. Oo, ayun na, nakakain na lang. E paano kung maliit lang yung puhunan, saka hindi rin mahilig sa chicheria? Yan, sana pag puro chicheria na lang, no? Hello. Ano to, isa lang may-ari yan? Kanya lahat? O iba? Ito, ito lang, ma'am. Ito, mga ibang kilo na code. So, ibig sabihin, kahit magkahalo ito lahat opo dito, malalaman nyo kung kanino siya. Opo, saan yung code nyo? Ito po, ma'am. PO number, tsaka TY number, ma'am. So, ang TY po ay Tay Tay Warehouse dahil nasa Tay Tay tayo ngayon. At ito? Yung PO number po. So, kailangan, ito, ibig sabihin, ito, ito, at ito, yan, magkasama sila. Ah, so, meron pa siyang order na sigarilyo. Okay. At saka sa resibo, nakikita ko ilang box siya. Let's say, ilang box to? 5. So, dapat sa resibo ay 5 din. Okay. Anong gagawin mo, kuya? Ipiprint mo na yung... Ipiprint na po yung, ano, yung PO label para malaman po kung ilang box. Ah, okay. Pa-i-scan mo lang. So, ibig sabihin ilang box siya lahat? Ito po. Ito. So, andito 1 by 7, 2, 3. So, ito pala. Okay. So, ibig sabihin, example, ito 1. Alam mo na, 7 lahat opo yung. Okay. So, pag may nawawala, may kulang talaga. May kulang talaga. So, ang galing, malalaman mo talaga. So, ididikit na natin ngayon dun sa natapos mo ng ibag. Okay, so organized talaga. Kaya walang maliligaw at walang maiiwan. Okay, so ito guys, ay hiniwalay natin kasi non-food siya. So ito lang yung nag-iisa niyang non-food. So meron din siya, kasama siya. At ito, yan. So complete order na, ready na i-deliver ang order. Ano yung last step? Picturean po natin, uprooting din po. Pero diba, kapag si shipper i-deliver na sa tindahan, may picture pa din. So ang daming picture. Opo, walang lusot. Okay. May nawawala or may naiwan, makikita at makikita po agad. Okay, very good. Para walang maiwan talaga. Kasi example, nandito siya sa 5. Ibig sabihin to, ay dapat 7 silang lahat. No? Ang galing, no? Okay. I-upload na po natin, ma'am. Saan mapupunta yan? Sa system ng grocery. Okay. Tapos, i-deliver na. Opo, ika-cluster po. Cluster. Ayun yung pagka-cluster. So, ngayon din ba may i-deliver yan? Hindi po, kinabukasan po. Bali, lahat ng pinapack nila ngayon, kinabukasan i-deliver. Okay. So, dahil kuya, natapos ka na dito lahat, ang susunod na gagawin mo ay? Next step po ba, panibagong packing na naman. Tapos, ganun ulit ang gagawin. Paulit-ulit. Okay, so... Yeah, magtrabaho ka na. Dahil pa gagawin. Dahil pa nilang ibabago, tapos nang istorbo ko dito. Okay guys, so hanggang dito na lang. Dito na nagtatapos ang pa-warehouse tour ko dito sa Tay Tay. Mag-comment kayo dyan kung gusto nyo pang mag-tour ako sa iba pang warehouse. So far, so good naman. So, ang sa pag-bag, sa pag-pick, ay okay lahat. Ayan, shout-out naman dyan! Ayan, shout-out sa mga...